So Bismillah Rahman Rahim. A deflection of trusses. Proceed tayo. Sa deformations, define muna natin. Sa deformation, ang pinipoint out natin regarding sa deformation, for example, mayroon tayong steel rod. Then, yung steel rod na yan, meron siyang initial na cross-sectional area or sabihin na lang natin diameter ang given. Tapos, meron din tayong initial na length. After applying load, for example, tensile load, tapos hinihila pa baba, palabas, then ang mangyari niyan, meron na tayong bagong length. Dahil hahaba yung specimen natin, yung rod natin. Tapos dahil humahaba siya, nag-elongate, ito namang diameter niya, siya yung lumiliit. Tapos, paba, meron na tayong bagong mas maliit na diameter. While humahaba yung sa length, yung diameter natin, nagiging maliit yung value. So, yan yung gimin natin sa deformation. Then, deformations of body structures and the change of its shape that vary linearly with the applied force. Kung i-compare naman natin dito sa deflection, kasi ang topic natin ngayon ay ang truss deflection. Ang deflection, horizontal and vertical displacement from original point to new point in the elastic curve produced by the deformation. Kung meron na kayong takwan lecture regarding sa deflection sa beam, kunwari meron tayong kay kasi mas ma-simplified yung illustration natin sa beam kaysa sa truss, kaya is illustrate natin gamit ang deflection sa beam. So kunwari meron tayong simply supported na beam, ito din draw ko na, merong roller reaction at saka meron tayong roller support at saka hinge support. So kunwari yung beam natin, nilagyan natin ng load. Once na malagyan yan ng load, expected natin na magbe-bend ang beam natin. Yung expectation natin na bending ng beam, i-draw natin as curve, yan yung tinatawag natin na elastic curve. So parang assumption natin yan or hula natin yan na yan yung magiging future ng beam natin once na mabigatan siya dahil sa pinadinagay natin na load. Although it is an exaggeration kasi na sa to in realistic, kunwari meron tayong concrete beam, hindi naman ganyan kalaki yung magiging deflection. Mga millimeter lang or kung convert natin sa English, mga inches lang, minsan hindi pa umaabot ng 1 inch yung deflection natin. So dito sa original point ng beam, i-draw natin, palitan natin ng color blue. Dito sa original na point dito, hanggang dito sa katapat niya, dito sa elastic curve, draw tayo ng straight line. So yan yung tinatawag natin na deflection. Pero dahil sa trusses naman yung isa topic natin ngayon, so kunwari mayroon tayong truss dito at alam natin na once we say trusses, expected natin na ang load natin dito ina-apply sa joints. So kunwari dito sa joint na to, mayroon tayong load na applied. So, ang mangyayari, meron tayong deflection na mangyayari. Mabibigatan itong member na dalawa, tapos magkakreate tayo dito ng ganito. So, from original point hanggang dito sa elastic curve natin, meron tayong deflection dito.
So yan yung deflection sa truss. Proceed tayo. Ito yung beam natin. Then, kunwari na-applyan ng load yung original na linya ng beam natin, dahil na-applyan ng load, so magbe-bend yan. So ito yung bend natin. So exaggeration yan, gaya nga ng sabi natin, hindi realistic kasi millimeter lang dapat yung pagbaba ng beam kung concrete yung beam natin, or less than an inch. Minsan sumusobra ng 1 inch, so pero hindi masyadong malaki gaya ng exaggeration natin. So from original dito, from dito sa original point ng beam natin hanggang dito, yan yung tinatawag natin na deflection. Kung mayroon tayong point, sabihin natin dito sa beam, ito yung point C. So ito, tatawagin natin yang deflection sa C. Pero kung dito kukuha, kunwari ang question, 1 meter from the left support, tapos pinangalanan natin itong point A. So from here, sa original point hanggang dito sa elastic curve, mag-draw ka ng straight line. So yan yung tatawagin natin na deflection sa A. So depende kahit saang point ka magkuha, ang importante ang theory, from the original hanggang doon sa corresponding na katapat niya sa elastic curve, mag-draw ka ng straight line vertical. So yan yung value ng deflection.